guys! Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka, welcome sa aking YouTube channel. My name is Van and you're watching Van B Arts! Ang tagal ko din nakapag-vlog, ang tagal ko din nakagawa ng video kasi bumalik na ako sa trabaho. Yes, nag-duty na ulit tayo. Kahit madami pa rin infected, kahit wala pa rin gamot ng COVID-19, kailangan natin magpatuloy sa buhay. Kailangan natin pumasok sa trabaho kasi ang tagal nating natenga, ang tagal nating walang income. So, kailangan natin yan, priority pa rin natin yung trabaho natin. Kahit sabi mo, ang sarap humiga sa bahay, ang sarap magpahinga, ang sarap gumawa ng arts, ang sarap mag-drawing, ang sarap mag-painting. Siyempre, yung priority pa rin natin is yung trabaho, so kailangan nating magpatuloy, ganun. 10 days ata or more than akong hindi nakapaggawa ng video. At ang huling video na ginawa ko pa is itong background na nakikita nyo sa aking likuran. Kaya nga background, di ba? Yan yung huli kong pinaint. Nagawa tayo ng inspirational wall art. Kung di nyo pa napapanood, hanapin nyo lang dyan sa mga videos ko nandyan kung paano ko siya ginawa. Ganun! Ganun tayo ka-inspired araw-araw. Kahit maraming infected dyan, kahit marami tayong struggle sa buhay, ang sarap gumising sa umaga pag may mga nababasa kang inspirational message, di ba? Hindi mo makakalimutan na hindi maniwala. Maniwala ka lang. Lahat yan. Walang imposible, Mars. So, for today's video, itong mga nakaraan, tumanggap ako ng commission. Kasama to sa commission na tinanggap ko, na gagawin ko. Yung Northern Lights painting, or Aurora Borealis painting, may nagpagawa sa akin. Ngayon ko lang siya gagawin. So, gusto kong i-video, gusto kong gawa ng vlog, para mapakita ko rin sa inyo kung paano ko siya gagawin. So, ang dami na naman niyang kudan, dal-dal-dal na naman niya, kasi ang taga niyang nakapag-vlog, ang dami niyang gustong sabihin. Let's jump on the video. Okay, before we start the painting, ito yung mga materials na gagamitin natin. So, I have here towel. Yan, yung usual na ginagamit ko sa painting pag nagpe-paint ako. Ito yung ginagamit kong palette. Tapos, mga brushes and 2 glasses of water. Bakit dalawa? Kasi pag sinusaw natin yung brush sa first glass, pambanlaw natin yung isa. Before i-dip natin sa panibagong color ng paint, malinis na yung brush natin. And I have here 3 different brands of acrylic paints, which is Pebeo, Marries, and to, nabili ko lang to ng mura. Kalagay oil paint, pero sad to say, peki siya. Totoo yun, Mars. Peki siya. Ang nakalagay is oil paint, pero pag ginamit mo siya, acrylic. Dahil ganun siya kabilis matuyo. Nadismaya talaga ako dito sa isa na to. So, isang lesson na rin yun sa atin na huwag tayong magtipid. Bumili ng mumurahin. Kasi, pa-disappoint talaga tayo sa quality. So, yun. At meron din tayo ditong pa-tissue. So, yan. That's the materials that we are going to use. Let's start the painting! Yan. So, start tayo kung saan natin ilalagay yung pinaka-aurora natin. So, dito, parang ito, ililive natin tong space na to para dun sa, hindi ko alam kung land or dagat yung ilalagay ko. So, nag-mix lang ako dito ng yellow, green, and yellow para sa pang-base natin ng aurora. So, gagamit ako nitong brush na, ewan ko anong size to at hindi rin siya branded. Basta parang ito lang yung pinaka pang-base natin na brush. So, binasa ko na siya ng konti. So, dito, medyo gumagalaw pa. Sayang kasi yung nasa palette knife, kaya kinukuha ko. So, yan. Medyo pataas yung ano natin. Pataas naman talaga lahat ng aurora ng Northern Lights. Kaya yung pag-stroke natin, pataas din. Tapos basahin natin yung brush. Saan-saan lang yan dyan. Kasi mamaya, papatungan pa naman natin yan ng ibang color ng paint na ibe-blend natin. Parang gusto kong pataas na ganyan. Dito. Ganyan. Pataas na pa ganun. Tapos lagyan din natin dito ang konti. Thank you.
para may guide lang tayo kung saan natin ilalagay yung aurora, yung lights. Tapos meron ako dito primary cyan, tapos emerald green, tapos white. So pag mix lang natin yan para maka i-mix natin dito sa sain natin ng konti yung brush, i-mix natin dito sa base na nilagay natin. Pag medyo basa pa naman yung acrylic, madali-dali pa naman siyang i-mix. Acrylic yung ginamit ko kasi parang na-challenge din ako. Gusto kong mag-paint gamit yung acrylic kasi madalas akong oil paint, lalo pag portrait. Kasi kailangan yun ng yung mga details na kailangan ma-blend mo ng maayos. So, kailangan mo ng medyo matagal-tagal matuyo na medium. So, perfect yung oil paint pagka sa mga portrait. Pero pag mga landscape painting, acrylic tayo. So, dito sa baba. Mix ka lang ng colors, tapos blend ng konti. Kasi dito sa part na to, parang gusto kong lagyan nung own version ko ng Northern Lights, yung madalas na nakikita ko dito. Gusto ko lang lagyan ng parang pataas na lights na paganon. Yung dito parang yung ginawa ko last time na aurora borealis na may pagka curve. So as of now, nagre real time process tayo para makita nyo kung paano natin siya sinimulan. So, as you can see, hindi na natin tinone yung canvas natin kasi hindi naman portrait yung gagawin natin. Pero, it's up to you pa rin kung preferred nyo pa rin itone yung canvas nyo. Pero, dapat yung base na, yung tone ng canvas, hindi nalalayo dun sa gagawin yung painting. Kasi ito, mamaya magiging dark siya. So, pwede nyo rin siyang i-tone ng mga dark colors. Ganon. So, ako, nagtutone ako ng canvas gamit yung yellow ochre, burnt amber, kasi yun yung kakulay ng skin tone. So, dun ako nagbabase. Kaya ako nagtutone ng canvas sa portrait. Pag portrait yung ginagawa ko, kailangan naka-tone yung canvas ko. Hindi siya white na white. Para hindi siya mahirap i-paint gamit yung pag nagagawa tayo ng skin tone. Tanar niya. So, minimix-mix ko lang yung mga colors na meron ako dito. Nga na sinabi ko, commission to. Kasi nung unang gumawa ako ng Northern Lights, nagustuhan nung kakilala ko. So, gusto niya magpagawa. Kasi favorite niya daw talaga yung Northern Lights. So, gusto niya magpagawa. Kaya, binlog ko na rin. Kinapture ko yung itong paggawa ng painting. Kasi gusto kong i-share kung paano ko siya gagawin. Kasi ang hirap din i-vlog kapag commission portrait tapos
tao yung subject kasi baka ayaw nung tao, ayaw nung ano na, syempre, ipopost natin siya sa social media, di ba? So, baka ayaw. Kaya, mga ganitong painting, gusto kong i-vlog. So, yun. So, yun na yung pinaka-base ng paint natin. So, idadarken na natin tong side na ito. Gamit tayo ng mas malaki-laking brush. Idadark natin tong part na to gamit ang gamitin natin tong black primary cyan and ultramarine blue para sa pagdark ng background. Mas malaking brush kasi mas malaking portion yung kailangan nating i-dark. Simula nung napanood ko yung True Night and Day, parang nagustuhan ko na rin talaga yung Northern Lights. Although, matagal ko na siyang alam na may Northern Lights, hindi ako nagka-interest ngayon lang na napanood ko yung True Night and Day. Marami sa atin na naka-appreciate ng Northern Lights. So, parang gusto ko din gumawa ng Northern Lights para sa sarili ko. Yung painting para sa sarili ko, hindi siya commission tulad nito. Pang display ko lang na para sa akin kasi nagustuhan ko siya. Pero yung client ko, dati niya pa daw talaga favorite ang Northern Lights. So, yun. Magpagawa siya. Palawin natin ng konting white para dito sa part na ito. Dun sa taas, medyo dark siya ng konti. It's all about mixing, it's all about blending, ganyan. Kahit hindi masyado siyang nako-cover, kasi base lang naman yan, base din lang. So, papatungan pa natin siya ng color mamaya. Ayan, medyo natutuyo-tuyo na siya. Sobrang bilis talaga matuyo ng acrylic. So, we need to babasain yung brush. Tapos, kailangan mabilis. Gustong-gusto ko yung Marries at saka yung Pebeo na brand. Bukod sa affordable siya, ang ganda ng quality niya. So, sa mga beginners na gustong bumili ng wet medium, perfect yung Marries at saka yung Pebeo. Kasi, pwede na siyang pang artist grade. Pwede rin siyang student grade kasi affordable nga siya. Oil paint. Yan. Parang ito yung ano nila. Boundaries. Yan. Boundaries. So, lalagyan natin dito ng medyo dark-dark. Kahit matabunan yung iba, at least may base ka na alam mo kung saan mo ilalagay yung pinaka-Northern Lights natin. Parang guide lang siya. So, yun lang ang ginagamit ko. Black, primary cyan, and ultramarine blue. Yun lang yung pinaghahalo-halo ko. Para mabuo natin yung dark parts or dark area. Kasi ang Northern Lights, lumalabas siya usually sa dawn. Wow, dawn. Sa madaling araw, sa gabi. So, dark yung ating clouds. Then, i-blend na natin to yung medyo dito. Yan. Ginamit ko lang tong primary cyan and emerald green na pinag-mix ko. So, diba natatakpan yung ibang parts. Yan yung pang-mix natin. Yung boundaries ng dark and light parts. Madali lang din naman siyang i-mix kasi water lang din naman yung ginagamit natin pang mix. So, yung mga pachi-pachi dyan, matatakpan pa naman yan
mamaya, pag na-mix na natin ng maayos, yung ating Northern Lights. Gusto ko sanang gayahin yung Northern Lights ni Bob Ross. Yung pinainting niyang Northern Lights. Maganda rin siya. Pero gusto ko kasing mag-explore. Yun kasi parang sobrang dark. Black na black yung background niya. But one time gagayahin natin yun. Gagawa tayo ng... I will try to follow Bob Ross. Yung painting niya. Pero this time, gusto ko siyang maging colorful, alive, ganyan. Gusto kong... May reference din ako nito. Itong ginagawa ko. Babaguhin ko na lang din ng konti. Para hindi siya masyadong... ginaya. Kasi i-emphasize na natin itong lights. So, magmimix na tayo ng lemon yellow and emerald green. Yung pinaka-light color natin. And now, nakapag-mix na ako ng ito. Ito na yung pinaka-light color natin. Yellow-green, emerald-green, and lemon yellow. So, yun yung pinaka-light parts natin. At may konting magenta dito para may blending ng pagka-pink niya. Kunin natin ito. Sayang. Ibe-blend natin siya ng konting magenta. Mix natin yung magenta at ito dito sa part na to. Mix natin yung daliri. Ganyan din natin dito sa ilalim. Yes, i-blend natin ng blue. Pag nalagyan natin dito ng magenta, blend din natin siya ng primary cyan. Tapos magenta. Mix, mix, mix. Medyo nagmi-mix na siya. Ayan, so leave lang natin yan. Kaya lang muna natin matuyo. Leave lang muna natin yan. Kaya lang muna natin matuyo. Proceed muna tayo dito sa baba. Kasi, i-mix pa natin yan ulit mamaya. Mas okay kasi siya kapag medyo tuyo na, medyo pwede na siyang patungan ulit ng panibagong color. So, black. Gamit tayo ng black. Paint natin yung mga
parang mga puno-puno. Kahit ano lang yan muna siya. Kasi mix pa natin yan mamaya. Salagyan lang muna natin ng black na boundaries dito. Hindi pa ako nakakapag-decide actually kung mountain or trees yung ilalagay ko. Pero parang gusto kong i-mix dito sa part na to mountain. Tapos dito is trees. Ganun. Parang gusto ko na siyang lagyan dito ng mountain. Saan pa natin. Ayan. So, dito mountain. Imagination na lang yung i-apply natin. Wala na tayong reference dito sa bandang to. Importante yung laging basa yung brush kasi acrylics, nabubuhay yung color, yung paint pag wet yung brush. Pwede rin tayong gumamit ng spray bottle na may tubig, tapos spray mo lang para ma-maintain na basa yung ano natin, yung paint. So yan. So English light green, emerald green, konting primary cyan and white. I-mix lang natin yan siya. I think dagdagan ko ng konting primary cyan. And then, okay na yan. I think okay na yung kulay niya. So, ilalagay natin siya dito sa baba. Parang mid-tone ng sky. Yan. Ilalagay lang natin siya dyan. Kahit ano lang muna. Parang base lang ulit natin. Parang reflection ng sky. So, napainta natin tong down part. And let's focus on our northern lights. So, hindi pa siya cover. Ultramarine blue, primary cyan, and black lang yung pinaghalo-halo ko. Actually, wala tayong perfect or wala tayong sinusunod na kulay. Kung ano yung preferred yung kulay ng sky, pwede naman. Basta yun lang yung aking mix. Pag gusto nyo mas dark, dadagan nyo lang ng black. Sa part na ito.
ano lang yung preferred nating kulay ng sky at ng aurora borealis. Pwede mo siyang pag-eksperimentuhan. So, medyo okay na yung northern lights natin. I will try to put transparent colors here kasi lalagyan ko siya ng northern lights na yung tulad ng sa first na ginawa ko. So, transparent colors yung nilalagay ko dito. Lagyan natin siya. Tapos, I think more blue. Sap green. So, lagay lang natin dyan. And then, tapos lalagyan ko siya ng northern lights na pag
Random lang. Taas pa rin naman siya. Random lang, kahit saan lang, wala siyang pattern. Tapos here. Yan. Then we will put the yung pataas. Yan. Then, tulad ng ginawa ko last time, gamit tayo ng bristle brush. I-brush natin yung pataas. One stroke din. Konting highlight. Nandagan pa natin ng konting highlight para ito idugtong na lang natin dito. Ayan, para kunyari. Yan yung ano niya. Wait. Para mag ano siya. Mag bloom yung color. Okay na yung northern lights natin. So, now maglalagay na tayo ng stars.
At yung pinakamadaling way how to do it is natutunan ko to kay Jeneline Sandaga. Why not na gawin nga dahil effective naman siya. Ginawa ko na rin to dun sa nauna kong Northern Lights na painting. Gagamit tayo ng toothbrush and yung white na acrylics. So, lagyan lang din natin ng konting water para mag lumabdown siya ng konti. Then, sprinkle lang natin sa painting. Para magkaroon siya ng stars. So, yan. Sprinkle mo lang dyan. Dito lang sa part na to kasi dito yung sky. So okay. Yan. So buhayan lang natin matuyo. Okay na yan. Meron na tayong instant stars sa ating sky. So let us continue with this. This part is mga pine trees dito sa part na to. Mountain ang gagawin ko dyan. So, nag-base na ako ng black. Tutuloy na lang natin yan. Tuloy na lang natin siyang black dito. Actually, meron kasi akong reference na ginagayahan, but I want to put some changes para naman hindi masabing ginaya ko talaga yung kanya. Diba? So, kanya puro fine trees yun. Ako gusto ko lagyan ng mountain kasi parang isa rin siya sa tatak or sa nagtawag natin din trademark ng Iceland yung mga mountain nila na puro snow ganun. Actually wala naman perfect mountain kahit ano lang yan. Kahit di siya perfect na triangle, kahit saan lang siya dyan, kahit saan mo lang siya gustong. Medyo i-blend natin dito sa bandang plant. Gamit tayo ng palette knife. Then white acrylics. Tapos lalagyan natin yung mountain ng accent. Ayan. Okay. Para magmukha siya snow. Dito din. Okay. Spread lang natin ganyan. Mas white dun sa parang upper part ng mountain kasi doon yung mas light na snow. Pado dito konting gray, hindi siya masyadong white dito sa part na to kasi parang shadow siya ng mountain. Yan. Wala rin siyang pattern actually,
wala din tayong sinusunod na as in kailangang figure na mabuo. Then, white ulit dito, ganyan. So, ganun lang. Spread lang yung white na nagsisilbing snow. Chalan! And here's our painting of Aurora Borealis or Northern Lights. So, ito na yung ating pinaint. So, tulad nga na sinabi ko, ngayon lang ako gumamit ng acrylic sa isang painting. Naubos din yung pasensya ko, hindi talaga kinaya ng powers ko, kaya ginamitan ko siya ng oil paint sa, lalo na sa part na to, yung part na gustong-gusto ko talagang ma-perfect. So, hindi ko talaga kinaya makapag-blend ng perfect sa acrylic. So, bilib talaga ako dun sa mga gumagamit ng acrylics sa painting, yung detailed, and sa mga watercolor, ganyan. Kasi yun ang weakness ko. Oil paint talaga ako kasi gusto kong ma-perfect yung pagka-blend niya. Lalo dito sa part na to. Kaya lumipat din ako ng ibang place dun sa kwarto na walang nakatira. Kasi pag gumagamit na ako ng oil paint, yung kasama ko dito sa bahay, ayaw ng amoy ng oil paint. So, kailangan ko lumipat ng kwarto. Kasi naubos yung oras ko. I think 2 to 3 hours akong nagbe-blend dito lang sa part na to. Hindi ko talaga siya ma-perfect. Kaya ginamitan ko na talaga siya ng oil paint nung natuyo yung acrylic. So, ganun dapat. Kapag minix mo yung oil paint at acrylic sa isang painting, kailangan unahin mo yung acrylics. Antayin mo muna siyang matuyo, tsaka mo siya patungan ng oil paint. Kasi pag inuna mo yung oil paint and pinatungan mo siya ng acrylics, yung acrylics sa ibabaw, tuyo na yung oil paint sa ilalim. Hindi pa siya tuyo. May tendency mag-crack yung oil paint sa ibabaw kasi dahan-dahan natutuyo yung nasa ilalim. Nahihila niya yung acrylics na nasa ibabaw. So, sana nagigets nyo yung ibig ko sabihin kasi may tendency mag-crack yung acrylics sa ibabaw kasi tuyo na siya. So, ganun yung tinuro din sa akin ng mga ibang artist na kakilala ko. And
yung kinalabasan, yung outcome, sobrang natuwa ako. Hindi ko ina-expect na ganito yung magagawa. Hindi naman siya ganun ka-perfect, pero natuwa ako sa outcome niya. So, yes, gumamit po ako ng reference or may ginayahan ako dito sa painting na to. Lalo dito sa part na to. At ito, yan. Ginaya ko siya doon sa video or sa painting ni Chuck Black Art. Isa rin yan sa mga YouTuber na artist na pinanonood ko kasi sobrang galing niya. At acrylics yung ginagamit niya. Knowing na acrylics yung ginagamit niya, sobrang nabiblend niya ng maayos. So, since ginaya ko nga yung sa painting niya, sinaluan ko na lang din ng twist. Dinagdagan ko na lang din ng own way ko kung paano ako mag-paint ng Aurora Borealis. At yung dito, ayan, sariling idea ko to, yung natutunan ko kay Bob Ross naman kung paano siya gumawa ng Northern Lights, in-apply ko na lang din dito. Kasi sa mga movies, sa mga YouTube videos na nakikita ko sa Northern Lights, ganito talaga yung figure na nakikita sa sky kapag lumalabas yung Northern Lights. Pwede nyo rin siyang gayahin, pwede nyo rin siyang gawin. It's all about mixing of colors. Huwag kayong matakot mag-mix ng color, mag-blend, mag-experiment dun sa mga beginners na gustong matuto. So ako nag-improve. Nakikita ko yung sarili ko na nag-improve pag gawa ako ng gawa. So that's it. That's it for today's video. Sana nagustuhan nyo ang aking painting ng Northern Lights. Sana may natutunan kayo kahit papaano. So that's it for today's video. Hope you guys like it. At kung nagustuhan nyo, please give me a thumbs up. At kung di pa kayo nakasubscribe, pinutin nyo na yung subscribe button dyan at yung notification bell para nanonotify kayo whenever I uploaded a new video. Thank you for watching. See you again in my next video. Bye!